بسم الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا في كما يحب ربنا ويرضى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mapapatisipanan ng palatayang Islam, dalangin natin sa Allah na biyaya niya tayo ng kaalaman, kaalaman na insha'Allah ta'ala magbibigay sa atin ng benepisyo. Okay? Natapos na po natin yung una at ikalawang kaida o pamantayan sa Islam. Okay? Pangatlong kaida, okay? Pamantayan na ang propeta sallallahu alaihi wasallam siya ay lumitaw sa mga tao na, ibig sabihin dumating siya sa mga tao na mutafarriqin fi ibadatihim. Iba't iba sila o magkakahiwa-hiwalay sila pagdating sa pagsamba. At ang iba sa kanila ay sumasamba sa mga anghel, at yung iba sa kanila ay sumasamba sa mga propeta at sa mga mabubuting mga tao, sa mga salihun. Okay? At yung iba sa kanila ay sumasamba sa mga bato at sa mga puno. وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ. At yung iba sa kanila sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay mayroong mga sumasamba sa araw at sa buwan. Okay? At sila ay kinalaban ng propeta sallallahu alaihi wasallam, at napakaraming mga dalil na tumutukoy sa mga bagay na ito. Okay? Kabilang doon sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa patungkol sa shams at qamar. Okay? وَمِنْ آيَتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرُ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِنْ آيَتِهِ, kabilang sa palatandaan ng Allah, palatandaan ng pagkapanginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala, اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ, ang pagkakaroon ng gabi at araw, وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرُ, araw at buwan. لَا تَسْجُدُ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرُ, sabi ng Allah, huwag kayong sumamba sa mga sa araw at sa buwan. وَاسْجُدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ, sabi ng Allah, magpatira pa lamang kayo sa Allah na siyang naglikha sa mga bagay na iyon. إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ, kung kayo nga ay tunay na sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa mga anghel, وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. At sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi kayo inutusan na gawin ninyo ang mga anghel at mga propeta arbaban, ibig sabihin mga sinasamba. Okay? Ganyan din sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa mga ahjar at asjar, sa mga bato at mga puno. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. Okay? Dahil sa panahon ito, sa panahon ni propeta, sinong propeta? Sinong propeta? Propeta Nuh alayhi salatu wassalam. Okay? Itong kaida na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sinabi ng sheikh na ito. Sinong sheikh? Si Sheikh Abdurrazak al-Badr. Siya ay kilalang tanyag na scholar at kasalukuyang teacher at lecturer dito sa Masjid Nabawi sa Medina. At ang tatay niya rin ay kabilang din sa mga dating nagtuturo sa Masjid Nabawi at nagtuturo sa Islamic University. At gayon din si Sheikh Abdurrazak na ito, na muallif at author ng kitab na ito, at nagpaliwanag sa apat na pamantayan na inilathala ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Okay? Si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sabi niya, ito sabi niyang kawaid na ito, mga pamantayan na ito ay muhimma. Ibig sabihin, ay napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya.
at nararapat sabi niya na malaman ng bawat mananampalataya ang mga bagay na ito. Bakit? Para nang sa gayon ay magamit niyang pamantayan sa kanyang pamumuhay. Okay? At sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinumang nalaman niya ang mga bagay na ito, ay ang Allah subhanahu wa ta'ala ginagarantiya niya ang aman. Ibig sabihin kapanatagan, katiwasayan, katahimikan sa buhay ng isang mananampalataya. Bakit? Kasi ang taong isang mananampalataya, alam niya ang pamantayan na ito, maiiwasan niya yung mga mahburat, ang mga muharramat, mga ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng pagsamba ng liban sa Allah. Okay? Ang isang Muslim na alam niya ang kaida pamantayan sa mga bagay na ito ay kanyang maiiwasan. Samantala, ang mga taong hindi nila alam ang pamantayan ito, sila ay maaring mahulog sa mga mahdurat, sa mga paglabag o kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So tandaan natin, una-una, anong kaidang una-una? Una-una, ang mga kuffar na nauna sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sila ay naniniwala na mayroong Panginoon. Pero hindi nila sinamba ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mujarrad imanuhum birububiyyati Allah azza wa jal lam yudkhilhum fil Islam. Ang paniniwala lamang nila na mayroong Panginoon, pero hindi nila sinamba ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi naging dahilan yon na sila ay naging ganap na mananampalataya. Okay? Kung kaya't magiging ganap na mananampalataya ang isang tao, una-una siyempre paniwalaan niya ang pagkapanginoon ng Allah at dapat niyang sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, kung tatanungin natin yung mga kuffar, mga non-believers sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung bakit nila sinasamba yung mga uthan, yung mga inanyo ang mga bagay. Okay? Sinasabi nila, di ba? Ito sabi nila ay paraan lang para kami ay mapalapit sa Panginoon. Okay, halimbawa yung iba sabi nila lumalapit sila sa mga imam. Anong sinasabi nila? Ya imam, namatay na, puntahan nila doon. Ya imam, isama mo kami sa dua mo. Sabihin mo sa Allah subhanahu wa ta'ala para mapalapit sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sa mga non-believers, sa mga non-Muslim, anong ginagawa nila? Lumalapit sila sa mga santo-santo. Di ba? Maraming mga binubuhat nila, nakikita natin, di ba? Minsan nagpaparada pa. Sabi nila, hindi naman namin sinasamba yun. Hindi naman namin sinasamba. Anong sasabi nila? Paraan lang para mas mapalapit kami sa Diyos. Parang sabi nila, yung tulay, wasita, tagapamagitan. Pero sa Islam, ano bang tinuro sa Islam? Kailangan pa ba ng tagapamagitan para mas mapalapit tayo sa Allah? La. Kung gusto mong mapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala, gumawa ka ng ibada. Hindi mo na kailangan, you don't need to ask someone. Hindi mo na kailangan humingi sa isang tao na ipanalangin ka para mas mapalapit ka sa Allah. Bagkos ikaw mismo sa sarili mo, kaya mong maging malapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa anong paraan? Paggawa ng ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa parang iyon, pagsunod mo sa Allah, paggawa mo ng mga ibada, insha'Allah ta'ala, mas mapapalapit ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So ang mananampalatayang Muslim, kaya minsan, di ba, makikita natin yung mga Muslimon, subhanallah, kapag meron silang hinihiling sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung yun ay nakakabuti sa kanila, pinagkakaloob ito sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Samantala, yung taong hindi sumasamba sa Allah, tapos hindi niya nakukuha yung kanyang gusto, anong ginagawa niya? Sinisisi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Buti pa si ganito, sabi niya, binibigyan, ako wala. Tingnan natin, para mas maintindihan natin. Halimbawa, sa isang lugar o sa isang, sabihin natin sa munisipyo, yung taong mayroong koneksyon sa nakaupo doon, hindi ba't kung mayroon siyang request, madali lang sa kanya? Di ba? Sabi nila, may ka?
may kapit. Samantala kung hindi kilala, sa tingin natin papansinin? La. Ah, siguro papansinin man pero matagal, abuti ng siyam-siyam sabi nila. 'Di ba? Bukra. Bukra-bukra. Ah, next na, next morning, next abang umabot na ng ilang taon. Okay? So 'yun. Pero ang mga kuffar, mga kapatid sa pananampalatang Islam, sila ay binigyan din ng rizq ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ito ay karapatan ng mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Actually, katulad din sa pagbibigay ng katarungan, binanggit ni Sheikh Salih Fauzan o Sheikh Uthaymeen, sabi niya, ang Allah subhanahu wa ta'ala, kapag nagdua sa kanya yung non-Muslim, kapag siya ay niloko o kaya kinuhaan, o halimbawa mayroong hindi niya tanggap yung katarungan sa isang tao, Muslim, halimbawa, kapag siya ay nagdua sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay didinggin yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi hubban, hindi pagmamahal doon sa kafir na iyon. Pagmamahal sa anong bagay? Sa katarungan. Ibibigay yun sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tayo, iwasan natin na matapakan yung karapatan ng mga non-Muslim, lalong-lalo na yung mga Muslim siyempre. Okay, mas malapit sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang ikaapat na kaida, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pamantayan, okay? Inshallah, tandaan natin ito at ito ay magagamit natin inshallah. Pang-apat, sinasabi ng muallif na ang mushriki zamanina, ang mga mushrikun, ang mga nagtatambal sa panahon natin ngayon ay mas malala yung kanilang mga ginagawa kaysa sa mga na nauna. Okay? Dahil sabi niya, ang mga nauna sabi niya na mga mushrikun, nagtatambal lamang sila sa oras ng kaginhawahan. Wayukhlisuna fi shidda. Kapag dumating ang kahirapan sa kanila, kagipitan, bumabalik sila sa, hindi sila nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Samantala ngayon, baliktad. Mapaginhawa man o kagipitan, sila ay nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Ibig sabihin nun, mas malala yung kapanahunan natin ngayon. Okay? Mas malala. Diba bakit? Siyempre, ang mga unang mushrikun, sa panahon na sila ay sa kaginhawahan, anong ginagawa nila? Sumasamba sila. Pero kapag dumating sa kanila yung mga balaki, halimbawa, mga sakuna, doon nila pinapabuti yung kanilang mga gawain na alam nila, yun ay dahilan sa kanilang mga, sa kanilang mga ginawang paglabag sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahilan, dahil yun sa kanilang pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yun lang, insha'Allah ta'ala, pwede natin ipagpatuloy sa mga susunod na araw. Wallahu ta'ala.